walang helmet. Oh no! So yun guys, yung mga konting cons lang na na-identify ko dito sa Honda ADV. So actually, konting-konti lang siya. Ito yung mga compared sa mga personal kong nagustuhan dito sa Honda ADV 150. Kayo, alam ko meron sa inyo mga naka-Honda ADV 150 na rin. Share niyo yung mga thoughts niyo about the Honda ADV 150. Lalo na itong pearl white na version. Okay, docs? Sabi ko sa inyo, share ko naman sa inyo yung mga features na tingin ko hindi ko masyado nagustuhan dito sa Honda ADV 150. Okay? And bago ko yan i-share, I'd like to invite you na panoorin nyo yung feature ko, yung nauna kong vlog about dun sa 10 features naman na nagustuhan ko dito sa Honda ADV. So this time, share ko sa inyo naman yung mga minor na features na tingin ko di ko trip dito sa Honda ADV. Okay, so umpisaan natin, number 1, na-review natin yung Honda Click 150, di ba? Last year. Yung Honda Click 150, meron siyang parking brakes, no? Nandito sa left side ng ano, ng brakes, no? Na kapag ka nasa incline o nasa alanganin ka at huminto ka, pwede mo siyang i-engage, hindi ka gagalaw. What a very convenient feature sana, no? Pero dito sa Honda ADV, hindi nila sinama. So, Honda, baka naman. So, yun. Pangalawa, yung U-box nito. Maliit. Kasya naman yung helmet. Pero, ang helmet na sinasabi ko, half face na small to medium lang. Kapag ang helmet mo, katulad ko, medyo malaki yung ulo. XL. Saka 2XL. Hindi kasya. So, siguro sinukat ng Honda to sa isang typical na Asian fit, no? Pero yun na nga, hindi siya kasya sa U-box niya. So, sana nagkasya yung ano, yung helmet na full face. Okay. That's number 2. Number 3, ano nga ba yung number 3? So, isa pa sa mga minor na nakita ko na papasang defect. Kasi ito, bago lang itong ano na ito eh. Bago lang itong motor na ito. Part is, yung seat cover niya, part ay leather. Saka yung kabilang pa, yung kabilang part naman, isang part ay tela. Ano na kaagad? Loose na kaagad. So, ibig sabihin ako, Umuusog na ako. So, medyo pangit. So, sana ma-improve yun sa susunod na mga versions. No? And, pero minor lang yun. Malaki. That's very, very, very minor. Ang isa pa, hindi ko alam kung ano to. Standard sa Honda eh. Kasi sa Honda Click, ganun din. Sa mga big displacements, hindi ko pa ako sure. Pero yung position ng ano, ng busina, saka ng signal lights, ano eh, yung busina nasa ibabaw ng signal lights. So di ba pag yung tab mo naka-ready na yan sa busina, nasa baba dapat. So I'm not sure guys. So kayo, ano ba yung mga ano ba experience niyo diyan? Ano bang experience niyo pagdating diyan sa busina na yan, saka yung position ng busina saka ng signal lights, kasi nalilito ka. Ako, nalilito talaga ako pag busina ako, mga ngapapa ako, kasi yung sa NMAX ano na siya, nasa baba talaga yung busina, saka yung signal lights button or switch nasa taas. So yun, that's very minor again, pero yun, medyo nalilito ako doon. Kasi magkakaroon ng problema yung performance mo as a rider, di ba? Kasi malilito ka.
Ang pinakahuli yung ano, arangkada. Kung titignan mo siya, as it is, the Honda ADV 150, walang problema. Walang problema. Nako-compare ko lang naman siya dahil meron tayong NMAX 155 na 4 valves. Ito kasi 2 valves lang to. So yung hatak niya, wala. Okay, wala. So yun ang inahanap mo kapag ka naka-NMAX ka. Ngayon, ang ano naman nun, ang kapalit nun ay matipid sa gasolina. So nasabi ko sa inyo na yung NMAX ko 26 to 29 kilometers per liter. Ito, 39 kahapon sa isang video ko na nakita ko na ano pa nga eh. Umabot ako ng 40.5 na 40.5 liters. Hindi, 40.5 tama, 40.5 liters. Eh, 40.5 kilometers per liter. Naloko na. So sobrang tipid naman niya sa gasolina. So, yun ang ano, trade-off, kumbaga. Okay? Tapos, very lightweight nga ito. And, yung seat height naman ito, seat height guys, 31.6 yata, 31.1. So, kapag ka ang height mo ay 5'5", tulad ko, 5'6", or 5'5 to 5'6", medyo tiptoe ka, nakatiptoe ka. Pero wala namang problema kung sanay ka na mag-motor. Walang issue yan dahil pwede mo namang ano, yung kabilang pa pag nakatigil, eh 1 foot lang ang ibababa mo. Hindi pwede yung dalawa. Ngayon kung ano ka, baguhan ka na motor, hindi ko i-recommend na ito agad ang bilhin mo. Mataas kasi siya. Okay? So, mataas. Ngayon, dahil mataas siya, yung ground clearance niya mataas din. Yan, 165 mm yata 'yon. Aha. And dahil mataas siya, yung mga minor bumps hindi ka problema. Okay? Sa mga bankingan, kung allowed, kung pwede mag-banking sa mga kalsada na dadaanan no, hindi ka matatakot kasi nga medyo mataas yung ground clearance no nitong motor na 'to. 'Yon. So that's it. That's it, Manchit. Thank you. Maraming salamat sa panonood, mga kamoto. Ako po si Manoy Moto. Maraming salamat. And I'll see you in our next video. Bye! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed.